Hi guys! Welcome back na naman sa ating panibagong video about kay Pi Network. At today guys ay pag-uusapan natin at nagkaroon na kasi ng update ito si Pi Network dahil nag-launch na yung kanyang mainnet na ipinangako bago daw mag 2022 ay magla-launch na yung mainnet. So, na-launch itong mainnet noong December 29, 2021. At maraming mga bagong updates guys na tatalakayin natin dito sa videong to, no? And marami tayong sasagutin ng mga katanungan. So yung unang question natin is may halaga na ba yung Pi coin, no? At yung pangalawang question ay i-convert na ba siya sa cash? Yung pangatlo naman is kung mai-withdraw na ba natin yung ating mga Pi coins. So lahat yan sasagutin natin yan dito sa video to. So siguraduhin nyo na huwag kayong mag-skip dito sa video natin at panoorin nyo hanggang sa huli para malaman nyo yung buong detalye. Okay, so let's proceed sa ating video. As you can see dito, as you can see, mainnet and closed network period. So ibig sabihin, live na yung kanilang mainnet. As you can see, basahin natin dito sa baba. Sabi dito, Pi mainnet is live today. Yeah, initiating the enclosed network period of mainnet phase. We are also releasing two new sections of the Pi white paper and that explains how mining and supply will work in mainnet. A preview of a new mining simulation is released in the app for your calibration and will take effect later. Until then, existing mining continues. So dito sa mainnet enclosed network period na to ay may mas pinukusan dito yung about sa panibago nilang white paper, no, or yung tinatawag na mga plans nila, no. So, parang business plan siya ganun. So maihahalin tulad sa business plan ang isang white paper, no. At ang kagandahan dito guys ay malalaman natin yung mga iba pang updates about sa future and sa present na progression ng Pi Network, no? So, unang-una sa lahat, bago tayo magsimula, sagutin na muna natin yung mga katanungan natin kanina. Yung first question natin is, may halaga na ba ang Pi Coin, no? So, ang sagot dyan, guys, wala pa siyang value, no? Sa ngayon, wala pa siyang value dahil ito yung mainnet and closed network phase pa lang, no? At wala pang siyang halaga ngayon yung Pi Coin. Dahil, sagutin natin yung mamaya. So, pangalawa naman ay mai-withdraw na ba natin ang ating mga Pi coins? So, ang sagot dyan guys ay hindi rin, pero may maganda tayong papaliwanag mamaya. And yung pangatlo naman guys ay magiging pera na ba agad yung ating mga Pi coins? So, hindi pa, no? Kasi nga wala pa siyang halaga yung mismong mga Pi coins or Pi tokens, no? So, papaliwanag natin guys, bakit wala pang halaga yung Pi coin. So, kung babasahin natin dito sa read more. Okay, so, hintayin natin guys. Ayan. So, as you can see dito, ang sabi dito, Pi Network is not running an ICO or any type of crowdfunding sales. Okay, so, ang ibig sabihin ng ICO, ay initial coin offerings. No? So, sabi dito, ICOs are another form of cryptocurrency that businesses use in order to raise capital. Through ICO trading platforms, investors receive unique cryptocurrency tokens in exchange for their monetary investment, no? So, ibig sabihin, ang ICO is yung mga nag-i-invest sa isang project, kagaya ng Pi Network, di ba? So, ang sabi nila ay wala daw, hindi nag-aallow si Pi Network ng anumang investors dito sa kanilang Pi Network project, no? So walang third party na nagsusupply sa kanila kundi community built talaga siya guys, no? So yun yung maganda doon. And wala din silang any type of crowdfunding sales. And isa pa dito guys, kung mababasa nyo dito, ay illegal din daw yung pag-impersonate ng Pi Network para ma-list siya sa isang crypto marketplace. So ibig sabihin, kapag ka may isang group or organization na nag-enlist ng Pi coin daw na parang finake nila or imitate nila para lang magkaroon ng kumbaga parang malaking demand or kung magpuntahan yung mga Pi network pioneers doon sa isang marketplace na yon or crypto exchange na yon, tapos sasabihin na may price na daw yung Pi coins. So illegal yun guys kasi nga nasisira yung mismong image ng Pi Network. And with that,
ay hindi maganda talaga siya para sa future ng PyCon. So with that ay nag-war na dito ang PyCore team na wala pa talagang na-enlist or official listing ang PyCoins, PyTokens dahil hindi pa siya na-distribute. So ang focus ng update na to is para malaman ng mga users yung kanilang plano regarding sa Pi white paper and sa Pi network ay PyCoins distributions, no? So hati-hatiin nila yun guys yung pagdi-distribute ng mga PyCoin. So hindi yan basta-basta ipapamigay na lang. So mamaya ipapaliwanag natin yan. So sabi dito nga pinukusan nila is yung andyan daw sa baba, andito sa baba ng article na to, Pi supply and mining sections of our white paper. Okay? So yung supply and yung mining andito yung plano nila, andito yung parang yung draft nila, no? So parang yung plano nila regarding sa Pi supply and sa minings, about sa mining. Okay? So dito sa baba, baba natin dito. So hindi na masyadong importante yan. So baba natin dito. So ito guys, ang total na Pi supply nila is meron silang exact amount of maximum of 100 billion Pi coins. Okay? So yun yung pinaka yung maximum na ano nila, maximum na bilang ng kabuuan ng mga Pi tokens na nahawak ng Pi network. Okay? So malino na malino 'yon. So ito guys yung graph nila regarding sa Pi token distribution or yung pagpapamigay nila ng Pi tokens. So sabi dito nga yung 20% ng kabuuan ng Pi coins na hawak is mapupunta sa core team at yung 80% ay mapupunta sa community or in short sa atin mismo ng mga users and sa mga pioneers and sa mga miners and sa mga referrers ng Pi network. Okay? So talagang mas marami yung ibibigay sa atin. Pero yung core team, nagkaroon din sila ng kunting-kunting slice ng kabuuan ng Pi coins na hawak nila. Dahil na rin sila yung, syempre, if kailangan nila ng funds para sa pag-progress or pag-grow ng project na ito, no? So dito guys, sa bandang to, inulit nila dito na hindi pa raw talaga nai-enlist ang Pi Network, and kung sino man daw ang gumaya or mag-impersonate ng Pi Networks or ng mga founders, to conduct a sale or listing is illegal. Okay? So kasi wala pa talaga silang official statement regarding that. Kaya wala pa talaga guys na wala pang halaga talaga yung Pi Coins, no? Kasi wala pang official na listing, no? So wala pa silang pinoprovide na updates regarding sa pag-enlist sa mga crypto exchange like si Hotbit or si Binance or yun. So wala pa sila guys, no? Kasi yun. Sabi dito guys, 80% of the community supply is further divided into, ayan. So sabi dito, yung 65% out of 80% ay mapupunta or allowance siya para sa mga past and future ng mga pioneers and para sa pang-reward sa kanila, sa mga pioneers. Okay, sa mga past pioneers and future pioneers, yung 65% na yon ay mapupunta siya for their rewards. Okay, so yung 65% na yun guys ay nakapalaman din siya or nasa wallet siya na may address na, ayan, so GB and I25 ang una at huling ng wallet address na yon. Okay, so dyan sa wallet address na yun nakalagay yung 65% ng Pi coins na yon. And para may purpose yun guys kung bakit tinago lang doon yun, no? And yung 10% naman guys daw ay mapupunta sa future na Pi Foundation daw, no? So magkakaroon daw ng Pi Foundation para daw sa pag-support ng community organizations and ecosystem building na i-manage daw ng isang Pi Foundation. Okay? So ang Pi Foundation na yun daw ay isang non-profit organization in the future at nakapaloob din yung 10% out of 80% ng community supply na yon dito sa address na to. Okay? At yung 5% naman guys ay mapupunta naman sa liquidity pool para daw maka-provide daw ng liquidity for pioneers and developers in the Pi ecosystem at nakapaloob doon dito sa address na yan. Okay? So
Yung 5% na yun, guys, ay mapupunta daw sa liquidity pool. Okay? So, kung ma-search natin sa Google, ang meaning ng liquidity, ayan. So, ang meaning, guys, ng liquidity ay refers to the ease with which an asset or security can be converted into ready cash without affecting its market price. Okay? So, yun yung meaning ng liquidity. So, mapapadali yung pag-convert ng isang asset into cash, ano, without affecting its market price. And para mas malinaw, guys, ito yung mas malinaw na graph or yung column na para mas malaman ninyo kung saan mapupunta yung community allocations, no? Dahil meron a total of 80%. So yung 20% is yan, so ito yung 80 billion or yung 80% ng kabuuan ng supply ng Pi coins na nagsusurround dito sa Pi network ngayon na hawak nila. Okay, so yung 20 billion Pi daw ay mapupunta sa pre-mainnet mining rewards. Yung 45 billion na Pi daw ay mapupunta sa mainnet mining rewards. Yung 5 billion naman ay mapupunta sa liquidity pool reserve. At yung 10 billion ay mapupunta sa foundation reserve. So dito, guys, sa baba, hindi na siya masyadong interesting para sa inyo kasi parang about na lang siya talaga sa mga mining rates, ano. So ayan, as you can see, yung security circle, kung ano na yung magiging updates nila, yung referral team. So hindi na masyadong interesting. Pero may isa akong papakita sa inyo, guys, na I'm sure na ma-interest kayo, no. Kasi dahil nga mainnet na, ibig sabihin yung wallet natin sa Pi browser is online na rin and nasa mainnet stage na rin. Meaning, working na po yung ating Pi wallets, no. So wala tayong ibang gagamitin na Pi wallets na third party, kundi yung wallets lang na pre-provide sa atin ng core team, which is yung Pi browser. Okay, so punta tayo dun sa ating Pi browser. Ayan, so kung makita natin dito, guys, dito sa ating Pi browser, ayan, dito na yung ating Pi wallet. So kung i-open natin yan, guys, ayan, so buksan ko lang tong ating passphrase. So as you can see, guys, ito yung pinaka actual na wallet natin, ano. At ito, kung click natin dito, ito yung Pi testnet na wallet balance natin, which is meron siyang 100 test Pis. And so yung test Pis, guys, is hindi yan yung actual na Pi coins or anything like that. So ito yung pinaka-actual na wallet balance natin, which is itong Pi mainnet na wallet balance. So meron siyang zero. So mapupunta lahat dyan yung ating mga balance na minay natin once na ma-distribute na ni Pi Network yung mga Pi coins. So sa ngayon kasi pinagpaplanuhan pa lang sa pamamagitan ng Pi white paper and Pi mining and supply. Ayan. So kung titingnan ulit natin dito, guys, sa mainnet dashboard. At you can see dito, ito yung ating balance, no. So dito makita, so yung yellow, yan yung mga unverified balance. So mapupunta yan dito sa transferable balance to mainnet, which is yung pwede natin siya agad ma-transfer sa mainnet balance natin. Kapag, ayan. So, ito yung total na pwede natin malipat agad. Okay? So, itong unverified balance natin, hindi siya agad malilipat dahil nga hindi pa verified yung karamihan sa mga na-refer natin na makapasa sa KYC. Okay? So, once na magkaroon ng KYC, i-encourage nyo, guys, yung mga na-refer ninyo na mag-submit ng ID sa KYC. At ay may nakita akong post din sa YouTube na tumatanggap sila ng PhilHealth ID, Postal ID. At yun yung maganda, guys. Yung mga common na ginagamit natin dito sa Pilipinas na mga identity card or documents is pwede natin siyang magamit to verify yung KYC natin or yung Know Your Customer na verification dito sa Pi Network. Okay? So, once na ma-refer, may na-refer ka and yung karamihan sa mga na-refer mo is nakapag-verify na sila ng kanilang KYC, automatic yan, guys, malalagay yan dito sa transferable balance to mainnet. Hanggang sa ganun is diretso na siya doon sa ating actual Pi balance, okay? And once na na-enlist na si Pi coins sa isang or sa kung saan man naman crypto exchange, ay automatic pwede natin siyang i-withdraw and eventually ay magiging pera na ito. Pero medyo malabo pa, guys, kasi wala pang official statement about doon si Pi Network as of January 3, 2022. At
Hintayin na lang natin guys magbigay sila ng statement regarding sa enlisting. Okay? So kasi ang minention lang nila is illegal daw muna yung mag ano like yung parang mag-impersonate or yung mag-fake daw ng mga Pi networks na may presyo na daw, no, may value na daw yung Pi coins. So hindi tama yun guys, no, kasi sila na mismo nagsabi it is illegal. So kailangan lang natin sundin guys yung mga protocols nila and yung mga updates nila, no, para sa ganun. Syempre 3 years na rin itong or nasa mahigit 3 years na rin itong si Pi Network. So I'm sure na magandang-maganda ang future nito kasi pinaghihirapan talaga guys and pinaglalaanan talaga guys ng malaking time, no. And isang sign yun na magiging maganda ang ecosystem nito in the future. And ako sa inyo guys, mind lang kayo ng mind at huwag nyo kalilimutan na araw-araw, every 24 hours, i-on nyo guys itong mining button na yan. Sa ganun ay magkaroon kayo ng magkapag-hold kayo ng mas marami pang Pi sa araw-araw. Kasi malay nyo guys, posible itong making gawin kayo nitong milyonaryo itong coins na to, no, kapag dumating yung tamang panahon, no? So kagaya ng nangyari sa Bitcoins. Okay, so keep mining guys, no, and register na kayo sa mga wala pang Pi network diyan. Mag-register na kayo, andiyan yung link sa description. At thanks for watching. Kung may mga questions kayo guys or may gusto kayong itama sa akin sa mga sinabi ko, kung may mali man ang nasabi, pwede kayong comment diyan sa baba para magkaroon na ng para malinawan din kayo and para matuto rin ako sa inyo. So, yun lang sa ngayon. Thanks for watching po. At see you guys po sa ating next video.